Ah, meron akong senior. Senior, meron din akong senior. Ah, sige po, ma'am. Oo. Okay, sir, 3,000 sa'yo, ma'am. Ito meron ako. Opo, 2,400 po kayo, ma'am. Bali, 5,400 po. Yung swab test. Ah, tapos, ako naman gumawa dyan, ma. O, sige, bayaran mo. Magkano? Tapos, kailan kami lalabas? Bukas, ma'am. Bukas lalabas na kami. 24 hours po yung result natin. Mabuti ngayon, ano, maaga. Nung umuwi ako nung June, ang tagal, kaya nagre-reklamo na ako. Sana hindi masakit, ha? Hindi po, ma'am. Oo. Kasi iba-vlog ko kayo, eh. Iba-vlog pala siya. Oo, nagagalit ako kasi ang hirap. Alam nyo, ho, sana huwag kayong, ano, kasi nga, pag ikinulong ka dito, sabi ko sana yung ano, baka narinig niya yung boses ko, nagagalit na ako eh. Kasi nga, mahirap nakakulong. Alam ba niyo yun? Yes po. Oo, ma'am, pero hindi rin naman po kasi kami yung nagagalit. Oo, naintindihan ko kayo, hindi ko kayo, hindi ko kayo inaano, yung gobyerno natin. Ah, war zone. Yung mga war zone dito eh. Buti naman makalabas na kami bukas. Mahirap kasi huminga eh. Buti lang naman, ikasama ka. Hindi, umuwi din ako dito nung June. Pag-isa ka lang po. Oo, sa Euro Hotel. Ngayon, sa Euro Hotel naman ang problema kasi, napakalungkot, walang bintana. Unlike dito man, no? Kasi dito, maliit pa itong mga anak ko, nag-stay talaga kami dito. Kaya lang, yung hindi ka makalabas, hindi ka makasagap ng hangin, yun ang nirereklamo ko. Opo. Hindi. Na-open ba yung pintana niyo mo? Hindi eh. Naman, ha? Okay mga kapamilya, isa-swab test na kami, kaya i-stop ko na yung aking. Dapat nakamask pa rin yung swab test? No, itanggalin mo na yan, yes. Fujita Yugi. Yes, sir. Ang birthday mo, April 18, 1988. 1988. Okay, sir. Bali, 2 specimen collection tayo. Dalawa sa bibig, dalawa sa ilong. Okay. Wow, dalawa? Sir. Yes, po. Unahin ko, sir. Pwede mo kainom muna ng tubig, saka kadaldal ko kanina? Sige po. Sir, okay. Paano man po mauna? Inom muna ako, mga kapamilya, ng tubig. Anak ko ang mauna. Sana paguhin nila yung rules nila kahit 3 days na lang, no? Yes, ma'am. Pero yan po usually narinig. Alam mo, relatives ko ilan nag-resign sa pagka-nurse. Yung isa mataas ang ano. Okay. Mabuti may allowance na kayo. Yes, ma'am. Tingala lang po. Huwag masyadong tusukin, ha? Tingala po konti. Pa-open ang mouth. Say, ah. Mga kapamilya, nauna yung anak ko. Bakit? Normal naman po. Nakaka-trigger talaga siya mag-gag reflex. Masakit, kuya? Hindi. Isa ba po? Tingala lang, sir. Say, ah. Okay. Sa ilong, sir, medyo nakakabalik. Ah, okay. Nakakaluha. For senior discount po, ma'am, dito na lang po sa may check. Ano, signature lang? Ako, ma'am. Lalaro pala si sir. Tapos peran po ako ng passport mo or senior ID. Ito, ha? Okay na, ma'am. Ito na lang po. Ayan, okay na? Yes po. Bakit? Ano sa'yo? Nakakapahing po talaga. Makati sa ilong, ma'am. Naiyak pa si sir. Kasakit? Hindi. Ako yung nababahing. Opo, hindi masakit. Hindi masakit. Yung talaga sa ilong, sir. Last na, sir. Ready po. Tell me when you're ready. Hindi na. Sige po na ako. Sige, go. Pero tapos na. Ano siya kasi, pag sobrang lamig, allergy naman siya, malamig, sinisipon siya. May allergy. Sa alikabok, ganun din siya. Kinapisa ko. Lapit ko lang pala, ma'am eh. Kaya nga tinatanong ko kung ano eh, kung pwede kami na lang doon eh. Bangpal ka lang pala, ma'am. O diyan sa San Lorenzo na ano, kondo. Opo. Ito, ma'am, may sinyo ako. Pwede na lumabas ako, Ted? Ha? Opo. Pwede na lumabas? Ay, hindi po. Hindi ba?
bukas pa. Bukas pa? Alam ko, hindi pa. Akala ko, nagtanong ni Sir, pwede suotin yung mask. Ah. San Lorenzo lang kami dyan sa condo. Sa condo? Yes. Sir, change niyo po, sir. Okay. Sa senior discount ko naman. Salamat po. Okay, pero ba? Ano na? Bus na. Ay. Kaya mo na si ano? Kaya ito pa. Ay, ginawa. Good morning, everyone. Ito yung breakfast namin ngayon. Tadyang daw to, tadyang. Ewan, tadyang. Anong tawag nitong rice na ito? Hindi naman to fried rice, di ba? Ayan, hindi ko alam. Anong pangalan ng rice? Ayan, mga kapamilya. Go, go, go. Ano naman siya, mga kapamilya? Hindi yan libre, ah. May bayad. Pero okay lang yung price niya. 700... Saan tayo dito? 62. Point, ano yan? 0.5. Yan, mga kapamilya, yung price niya. Pero marami namang rice. Ayan, tubalot. Tadyang. Tadyang daw, mga kapamilya. Ayan. Ayan yung 700. Magkano yung sabi ko kanina? Yan, yung kanilang breakfast. Pero hindi yan libre. May bayad, ah. Good afternoon, everyone, mga kapamilya, kaibigan. Mag-coffee tayo. Mag-bimerida pala kami. Anong oras na ba ngayon? 3 o'clock? Magti-3 o'clock, mga kapamilya. Coffee. Dala namin itong coffee kasi mahal ang coffee dito, eh. Magkano bang coffee dito? Mahal ang coffee dito, mga kapamilya. May dala ako. Tsaka yung ano pala, itong coffee cup, dala ko. Meron naman dito sa dosit. Kaya lang, syempre, pandemic ngayon. Kailangan sariling gamit. Tsaka yung mga baso namin ito, plastic. Dala ko rin to. Kumpleto naman dito, kaya lang, syempre, kailangan pa rin tayong mag-ingat. Dahil nga, halimbawa, paano kung kami ang may sakit, di ba? Kawawa naman yung papalit sa amin. Yun ang ibig kong sabihin, no, mga kapamilya. Kaya may dala kaming sariling cup. Ayan. Tsaka coffee cup. Sariling dala namin. Pero yung kutsarita dito yan. Para naman pag may pumasok dito, kung kami may sakit, hindi mahawa, di ba? Yan, magko-coffee kami. Tapos ito pala, galing din dito sa Pilipinas, ibinalik ko kasi nga, nag-alala ko. Baka wala kaming makain. Merienda namin, mga kapamilya. Tsaka bukas pala, lalabas na kami. Tsaka maganda ngayon, kasi noon, nung June, na umuwi ako dito, halimbawa, ano, swab test ko ngayon, nag-antay pa ng 3 days bago umuwi. Ito naman, swab test namin kaninang umaga, ang labas namin bukas na, kaya ilang days lang, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 5 bukas, kuya, no? 5 ba? Hindi ko na alam, 5 ba? 5, kuya, anong date ba ngayon? 6 ba ngayon? Ha? Anong date ngayon? 5 bukas 6. Oh, bali ano na rin. 8 days? Tama ba? 1 week? Hindi ko na alam. Basta ganun, bukas alis na kami, mga kapamilya. Uwi na kami. Yun lang. Ang daming sasakyan, no? Traffic. Yung bahay namin nakikita dito, mga kapamilya, oh. Ang lapit-lapit, pwede daw lakarin. Sabay ganun. Ay, naku, salamat. Makauwi na kami bukas. Makalabas na kami. Madilim, no? Lalabas na kami bukas. Yan. Ano na naman kayo mangyayari, mga ganap sa akin doon. Okay. Good afternoon, everyone. Ah, ito pala, ano? Hindi ko alam po anong spaghetti yan, ha? Ayan, oh. Parang, ano siya, eh? Tomato ba tawag doon? Spaghetti. Pasensya na kayo kasi iba-iba language.
Tsaka may bread na rin siya. Yan lang mga kapamilya. Ang price niya is, hindi makita. 431.11. Ay naku, parati na lang bulol ang lola nyo. Yan mga kapamilya, sabi ng anak ko, isang subuan lang daw niya yan. Konti daw. Yan, may kasama ng bread, okay na rin. Merienda yan mga kapamilya. Yan yung order niya ngayon. Okay. Walang kasamang soft drink yan ha. Pero meron kami pang dala galing sa Japan na cider. Yan. Yan mga kapamilya. Kasi pag order ka dito ng coffee, 350 ang coffee dito sa Dosit. Eh, meron naman kaming coffee, then meron naman kaming soft drink, kaya okay na yan. Yan mga kapamilya, ginto. Ginto ang merienda rito. Ayan. Pero pwede na rin. Mura na yan. Kasi hinahatid naman dito eh. Yan ha. Para alam ninyo, pag pupunta kayo ng Dosit, pag gusto nyo magmerienda, yan ang mga fries dito. Hindi naman kamahalan. Tama lang. Okay. Good evening everyone. Nakalimutan ko kunan ng litrato yung amin palang dinner. Ano siya? Adobo. Pork with chicken. Tsaka yung ano ba yun? Maliliit na egg. Yun mga kapamilya. Hindi naman kami gutom. Kaya lang, kanina pa dumating ito. Sabi namin mamaya na kami kakain. Sabi ko sa anak ko. May nakalimutan ko. Ito siyang mga kapamilya. 816.49 ang price niya. Yan mga kapamilya yung aming dinner ngayon, adobo. Wala na, ubos na. Nakalimutan ko. Ha? Sa kakapanood ko kasi ng news, nakalimutan kong sabihin kung anong ulam namin ngayon. Naalala ko, wala nang laman. Ubos na. Yan ang ulam namin ngayon, adobo. Last na namin ngayon itong dinner kasi bukas lalabas na kami ng mga siguro 10 or 11. Ganun. Okay, good night. Hello mga kapamilya. Ano pala, lalabas na kami ngayon. Bali, inaantay lang namin yung aming relatives. Kasi pinasundo ko yung pinsan ko eh. Hindi kasi sa kanina sumama. Kaya sabi ko sunduin, yun. Dahil hindi ko alam na ano pala ngayon. Saturday pala ngayon, hindi ko alam. Akala ko kasi ano, tawag nun, Friday. Kaya hindi ko naisip na ano. Tapos naalala ko, ay, Saturday pala ngayon. Sabi ko na ganun. Minisid ko si Edward. Kaya lang, ano, siguro papunta na siya, yon. Huli na raw niya nakita yung message kaya sabi ko sunduin niya para ano sama kaming kakain. Yon, kaya lalabas na kami. Ay, makalabas din. Dito na grillo siya eh. Ano yung grillo? Kuya. Ha? Yon. Maganda dito. Dito maganda oh. Yan. Dito yung smoking area nila. Ang ganda no, puro green. Yan. Sabuti nga meron pa rin silang ano. Bakit kaya nagkaganyan yung camera ko? Parang meron siyang ano. Ayan oh, bakit? Meron nagmumos. Ano sabi ni Tricia? Lumaki yung tiyan mo kuya. Ano ba yan? 1 week lang eh. Puro kasi siya kain. Ayan. Para na siyang ano, mama. Ano pala mga kapamilya, pag dito sa loob ng ano, ng hotel dito sa Dosit, hindi na raw kailangan mag-facial. 'Yun ang sabi nila. Ang hirap kasi pag may facial, parang tulo pawis mo lalo na pag mainit, 'di ba? Dito wala nang upuan, no? Inalis na nila. Ayan, wala nang upuan siya, oh. Inalis nila yung upuan.
Wala nang upuan. Natayin ko yung aking relative. Kasi nung ano mga kapamilya, maliit pa yung mga anak ko. Talagang nag-iisti na kami dito. Kaya antayin ko lang yung ano. Antayin ko lang yung relatives ko. Ewan ko lang kung anong oras sila darating. Sana dumating sila. Kasi ano eh, wala silang dalang susi. Kaya antayin namin. Yan mga kapamilya. Baka dito nga ako mag ano, baka dito ako magpasko. Kasi nga marami akong inaayos. Kaya kailangan dito talaga mag-stay muna. Kasi ang hirap isipin mo mag-ano ako, mag tawag nun. Mag-ano ako yung ang hirap kasi mag-i-stay ka ng 1 week. Kaya siguro magtatagal ako dito. Yan na, kapamilya. Antay ko lang yung relatives ko. Kasi malayo sila eh. Okay naman yung ano namin, okay naman yung dito, kaya lang, yung anak ko kasi allergy sa pag sobrang lamig, yung ano ba, hindi niya kaya. Kaya ako naman kasi, nahirapan akong huminga. Yung unang araw ba namin yun, hindi, the next day yata yun, nahilo talaga ako. Kasi may sakit nga ako, hindi ko talaga kaya yung init. Ngayon, pag pinilit ko, maninigas ako. Hindi magsuka ako. Nagsuka talaga ako. Kaya sabi ko sa anak ko, lakasan niya yung aircon. Kaya yun. Kaya hirap. Tapos kahapon, dumating yung nagsuswab test. Sabi ko, kailan pa niya ako palabasin dito. Kasi mahirap talaga yung ano eh, di ba? Mahirap, mga kapamilya, mahirap talaga yung ano, yung senior. Tapos nakakulong ka, hindi ka makalabas. Mabuti nga, ano eh, maikli ngayon, 1 week. Nung June, nandito ako, 9 days, magti-10 days talaga, kaya grabe. Oo, kaya yon. Ay, nako. Mga kapamilya, kahapon, ano, yung nag-swab-test sa amin, bali, dalawa yung nagpunta. Pero isa lang yung nagsuswab-test. Yun. Tapos, sinabi ko nga sa kanila na bakit naman ganun. Pero maganda ngayon kasi 1 week na lang. Di kagaya nung ano na dumating ako ng Diyon. Halos 10 days din. Pero okay pa rin. Kumakain ako ng luya, inuubo tuloy ako. Pasensya na. Wala akong sakit ah. Ano lang. Yun. Naantay ko yung relatives ko eh. Wala pa sila. Sana dumating na. Ang maganda lang dito kasi ano, tawag nun. Yung, hindi ba sabi ko nga malabo, yung mata ko, doon kasi sa Euro Hotel, masyadong madilim. Kaya, yun ang hindi ko lang gusto. Kailangan kasi pag malabo na yung mata mo, kailangan maliwanag yung ilaw. Dito kasi maganda eh, pag yung araw, hindi mo kailangan mag-ilaw. Saka yung makikita mo yung ano, makikita mo yung mga sasakyan, yung ganun. Kaya naisipan namin na pag-uwi dito na lang. Kasi dito naman talaga kami noon pa nung maliliit pa yung mga anak ko. Dito talaga kami sa Dorset nag-i-stay. Yun. Ang tagal ng relatives ko. Kaya sabi ko, ano, kakain kami sa labas. Wala pa. Parang ang sarap ng pakiramdam pag yung nakalabas ka na. Kasi mahina talaga yung ano ko mga kapamilya. Yun nga baka sabihin ninyo nagyayabang. Hindi, may sakit talaga ako na kalaban ko ang init. Sa totoo lang, pag ako kasi na sinumpong,
nahihilo ako, tapos nanlalamig. Then, parang yung sikmura ko, babaliktad. Ngayon, tapos pag nakaupo lang ako or nakatayo, hindi po pwede, kailangan ihiga ako. Kailangan malamig talaga, yung ganun sa lamig ako. Ano eh, tiniis ko kasi nasa loob ako ng banyo, naliligo ako. Sabi ko sa anak ko, buksan niya yung aircon, kailangan malamig na malamig. Sabi ko, nagsukat talaga ako, mga kapamilya. Pasensya na kayo, baka kumakain kayo ha. Totoo yun talaga, grabe yung suka ko talaga. Tapos, sabi ko sa anak ko nga, buksan niya yung aircon, kailangan malamig na malamig. Kasi yung anak ko naman, pag sobrang lamig, sinisipon siya. Eh, wala pa yung swab test namin. Nag-alala naman ako kasi yung mga chismis, mga ano nila, siyempre pag sobrang lamig, sinisipon talaga yung anak ko, allergic siya, yung alikabok, allergy siya, sinisipon siya, yung ganon. Kaya nagtiis ako ng mga ilang days na hindi malamig yung kwarto namin. May aircon, kaya parang ano lang siya, electric fan, kaya hindi talaga pwede na, electric fan lang talaga sa akin. Kaya mabuti na lang may pera ako pang bayad ng electric, yan ang madalas kong sinasabi talaga, oo. Di bali, sa pagkain, hindi ako masilang, kahit anong kainin ko, okay lang. Kailangan lang talaga sa akin aircon, yan lang ang kailangan ko. Kaya nga gustong-gusto ko doon sa Tokyo kasi nga, maganda ang ano doon, malamig. Pero gusto ko talaga dito sa Pilipinas, mas gusto ko rito. Yun nga lang, ang kalaban ko talaga, init. Kaya grabe yung ano na yun, yung sinumpong ako nung nakaraang araw. Kaya pag hindi ko talaga nahiga yun, natutuluyan talaga ako eh. Kaya kailangan talaga, alam ko na kasi yung sakit ko, kaya ang ginagawa ko, pag yung sinumpong ako ng sakit ko, kailangan ihiga ko talaga. Kasi ilan ng relatives kong namatay, naglalakad sila. Then sa province, yun talagang lahi namin itong sakit na ito eh. Alam niyo 'di ba yung sa probinsya, yung Palayan, mayroong arigasyon na tinatawag, nahulog doon yung relatives ko. Isa kong relatives na lalaki, tapos yung kapatid ng father ko, pareho yung sakit namin. Ngayon naglalakad sa kalsada, may arigasyon yung anong ng tubig, nahulog doon. Nagkataon na wala siyang kasama, patay. Kaya diyan ako natatakot talaga sa sakit ko, nga kailangan talaga lamig. Hindi ako yung sabi na, sabi nyo, ang yabang naman, yung ganun, no, hindi. May sakit talaga kami, lahi namin yun. Dalawa na yung relatives kong namatay na nahulog talaga sa arigasyon sa province namin. Saka yung isa naman, yung nagbabasketball, bigla lang natumba siguro, kasi lalaki. Hindi niya ininda yung sakit na yun na nahihilo. Yun. Kaya natakot talaga ako nung sinumpong ako. Kaya nagreklamo ako doon sa ano, sa nag-swab test sa amin. Sabi ko, sana naman ano, yung baguhin na nila yung rules nila dito sa Pilipinas. Kasi 'di ba kung ang sanggol niya kailangan sa umaga, tawag ng pinapaarawan, 'di ba? Lalo na akong senior at may sakit pa. Ikukulong kanila ng ilang days doon sa ano. Okay sa okay lang sana. Kasi sabi ko, hindi yun sa pera eh. Yung may mga kasakit, may sakit na kagaya namin. Tapos nagkataon pa kasama ko yung anak ko. Siyempre, hindi rin po pwede na talagang malamig na malamig yung aircon. Hindi siya pwede. Dahil sinisipo naman siya. Mamaya pag swab test niya, sabihin, positive siya, di ba? Kaya takot na takot din ako. Yun. Siyempre, wala kang sakit. Tapos sabihin na may sakit. Kaya yun naman din ang mahirap. Kaya nagreklamo talaga ako kahapon dyan, mga kapamilya. Kaya sabi ko, 1 month lang din ulit yung ticket ko. Pero sabi ko, siguro hindi muna ako uuwi. Kasi nahirapan talaga ako eh. Sana matapos na ito para hindi na ano. Hindi pa kasi tapos yung mga nilalakad ko, kaya ako bumalik dito. Yun, sana matapos na itong pandemic. Kasi sa Tokyo wala na, tapos na talaga eh. Wala na yung sinasabi na hanggang 8 o'clock lang yung mga ano. Wala nang ano doon, ba tawag niyan, lockdown. Wala nang lockdown doon. Kasi sa ano naman, sa Tokyo, kahit sabihin pang lockdown, makita mo sa umaga talaga doon sa train yung mga pumapasok, siksikan talaga eh. Saka walang pakialam yung kagaya dito, sobrang ano, may mga facial pa, mga ginagamit doon, walang mga ganyan eh. Kasi kailangan parati lang naka-face mask, yun lang ang pinaka-importante doon.
At saka yung alcohol. Yan lang mga kapamilya. Sana dumating na yung relatives ko. Wala pa rin eh. Tingnan nyo mga kapamilya oh. Pakunti talaga yung guests. Hindi kagaya noon na ang dami rito, ganitong oras. Marami. Maraming ano talaga. Ngayon wala, malungkot oh. Saka ano ngayon, November. Naglalagay sila dati dito sa gitna ng ano eh. Wala. Parang malungkot yung Pasko yata ah. Noong araw, madaming tao talaga pag ganitong oras na. Ngayon, kukunti. Kaya sana matapos na itong pandemic. Kasi yung tinan ko nga eh, kawawa din. Sa hotel yung kanyang business na massage. Hindi siya pa makapag-offer it. Kaya yun, nahirapan siya lalo na yung payment niya sa rent. Parati siyang late kasi nga, ano, umaasa yata siya sa anak niya sa pagbayad sa amin ng rental. Kaya yun, naawa din ako. Kaya okay lang na ano, yung malate siya. Kasi kailangan unawain talaga eh. Yung mga kapamilya. Ay. Mga kapamilya, uwi na kami. Sige. Bali, ano lang ngayon, 1 week lang kami dito mga kapamilya. Maganda nga ngayon kasi 1 week lang, ano, hindi kagaya nung una kong uwi, di ba? Umikli siya. Hindi ka lang talaga ngayon pag may ano ka lang. Bakit ako wala eh? Hindi, nagbago na kasi siya. Hindi, si ano talaga, mami, walang ano, 14 days siya. Should be. Tumigil ka ikaw din, 14 days. Hindi, ano ako, 10 days. 10 days ako. Ano ko yung rules? Dapat check out ko na kahapon. Dapat 15. Vaccinated. Pero sabi sa immigration, sabay tayo. Ang kalokohan niya, vaccine na yan. Maraming namamatay din yan sa vaccine. Tapos, ay, after 2 years, ano na kaya kayo? Ano na kami? Zombie. Okay, let's go to Edward. Buhatin mo na yung ating bagahe. Unahin mo yung bagahe mo, kuya. Malaki eh. Kuya, unahin mo yung bagahe mo. Uwi na kami mga kapamilya. Sabi ko magtatagal ako dito. Nahirapan ako, alam. Nahilong ako nung nakaraan at tapos araw-araw mahina yung aircon kay kuya eh. Hindi talaga abnit pwede magsabay pag ano. Pumunta ako dito Edward sa... Pamilya, tingnan mo yung pagkain ko. Okinawa. Ang dami sa... Yung lahat ng Pilipino maglalaro. Nandito pala kami ngayon sa Sabore mga kapamilya. Sini. Ano yung may event, yung basketball? Maglalaro lahat ng Pilipino. Pilipino basketball or Pilipino? Yung mga naglalaro sa Japan. Sina ano? Kobe Paras. Si Thirdy yan, napanood ko na yan si Thirdy. Nung dumano sa Tokyo. Makita ko nga yung picture mo nun eh. Mm. Yung nag-ano rin at peace. No? Hi mga kapamilya. Nandito pala kami ngayon sa ano, Savory. Yan. Kasi ayaw ako papasukin doon sa isang restaurant kasi hindi daw ako naka-boxing eh. O din, wala silang pera ngayon. Nandito kami ngayon sa Savory. Yan. Mukhang tinanggap kasi kita try to sa North Pole, di ba? Sarap. Masarap dito sa Sabore ng mga kapamilya. Kaya kain kayo dito. Good morning, everyone. Ah, nag-order pala kami ng dining table. Ayan, nagpalit kami. Dineliver na ngayon. Ito yung kanyang upuan. Ayan mga kapamilya. Kasi ano, ito nakita ko siya nung nandito ako nung June. Ngayon, gustong-gusto ko talaga siya. Kaya lang, talagang kinulang ako sa budget dahil nga marami talaga akong pinagawa sa bahay. Tapos yung dito sa bago kong biling kondominium, nakagastos din ako ng 1 million kasi nga ano, syempre pag sa bagong unit, kailangan yung mga gamit na ilalagay mo tapos nagpa-renovate. Ang laki talagang nagastos ko ngayon ito kasi gustong-gusto ko, ang mahal niya. Mabuti nga nabili namin, bumaba yung kanyang presyo mga kapamilya.
Nung tiningnan ko siya, ang price niya ay 65 noon. Ngayon, nagbaba siya. Kaya, ayan. Nabili ko rin yung aking gusto. Ang ganda niya, mga kapamilya. Ayan. Ganda siya. Sila ang nag-deliver. Sa ano ko ito, mga kapamilya, binili? Kung malapit kayo dito sa Makati, sa Glorita ko siya binili, mga kapamilya. Maraming maganda doon, mga kapamilya, pag gusto ninyong bumili. Yan. Bago pa kung... Sabihin mo sa kanila, ano daw, punasan daw muna bago ipatong. Baka ipatong na nila, Marisa, sabihin mo muna. Pupunasan daw muna bago ipatong, no? Pero ipasok na ninyo dito kasi masyadong mahigpit dito yung guard. Dito na lang nyo ipasok lahat sa loob. Oo. Yung mga ano, yung mga upuan, ipasok na ninyo. Kasi mahigpit dito, mga kapamilya, bawal na magtagal doon. Eh, sabi ng anak ko, bago daw ipatong yung table, punasan daw muna. Okay lang yung ano na yan, itupi na lang ninyo dyan sa labas. Oo. Yan, mga kapamilya, ganda niya, o. Oh. Talagang nagustuhan ko siya. Ayan. Ang ganda niya. Ano lang siya, apat na ano upuan, mga kapamilya. Nabili ko rin sa wakas. Sabi ng anak ko nga, Mami, huwag mo na lang bilhin. Kailan kasi pag gusto ko talaga, hindi talaga ako titigil. Ayan. Ilan kayong naghatid? Tatlo? Dalawa lang? Apat. Apat kayo? Ah, okay. Na. Ito, mga kapamilya, yung ano, yung bago kong unit pala. Yan. Kaya mahirap pag ano. Oh, ganda. Ito na yung table na binili ko. Ayan na siya, naka-arrange na. Then, nilagay ko yung paborito ng husband ko na flower. Ang ganda niya, mga kapamilya. Yan. Talagang hindi ko siya, ano, hindi ko siya tinigilan, ano. Tapos yung kulay niya ganito. Kasi parang hindi kasi dito to eh. Hindi made in Filipino. Galing sa ibang bansa. Ngayon, yung kanyang cover, parang kung sa atin ito, ano ba yun? Pink kasi yung isa eh. Isa yung boy siguro, kaya black siya, yung mga kapamilya. Baka mapansin nyo na ibang kulay siya. Dito ganun din siya, oh. Parang siguro babae, lalaki, parang ganun siguro, no? Yan. Sabi ng anak ko nga eh, Mami, wag mong bilhin kasi ibang kulay. Akala niya kupas. Ito yung kupas, akala niya kupas ito. Hindi pala, kasi nung tinanggal namin yung plastic, kasi nung nakita namin ito, nakabalot. Kaya pag tiningnan mo, ano siya, kupas, hindi pala. Yung isa, light pink. Yung isa naman, para siyang green na parang black. Ganyan ang kulay niya. Ayan, mga kapamilya, nakaayos na siya. Dineliver ngayon. Ayan. Tapos binila namin siya ng carpet. Ayan yung carpet niya. Kaya ayos na ayos siya. Ako natulog ay 6 o'clock ng umaga. Kasi yan, nilipat ko dyan yung jar ko. Tapos yung platira ko ay doon na siya. Ayan. Ayan ang kanyang ayos. Din yung supa namin, kasi masyado naman siyang malaki. Ang shaving cream niya? Ito naman ang ano, ito naman yung aking papalitan. Maghahanap ako pag mayroong maganda akong makita ulit. Ayan. Para lumuwag-luwag ng kaunti yung aming bahay, kasi sabi ng anak ko ay sobrang sikip na raw. Ayan, mga kapamilya. Talagang masikip siya kasi ano siya, pondo, di ba? Tapos malalaki yung gamit. Pero ito ano lang siya, pang-apatan lang. Ayan. Okay. Ganda. Christmas na ngayon. Christmas na. Christmas na ngayon. Pagmamadali kami kasi magpa-close na yung DTI. Ay, naka. Okay.
piso. Good evening everyone. Ito yung aming dinner ngayon, pizza. Ito yung kanyang New York style pizza. Tapos pag gusto niyo yung bumili sa bayan niyo sa Iloilo, meron Imus Cavite yata yan, Cabanatuan, di ko alam kung saan yan, Pampanga, Dao, Cebu, tsaka Cagayan de Oro, Davao. Mga kapamilya, ito yung dinner namin. Super big talaga siya. Hawaiian. Ayan. Wow. Masarap siya. Mahilig talaga ako sa sa Hawaiian, mga kapamilya. Ito na yung aming table. Magulo na, mga kapamilya. Apat lang siya. 4 seating lang siya. Ayan. Kakain kami ngayon. Tsaka pala, nag-order kami sa Andok. Barbecue tsaka limpo? Okay. Kuya, kakainin mo bukas yung limpo? Oo, bukas na. Oh, sige. Sa'yo yung barbecue, Marisa, ha? Okay, kuya na lang yung limpo sa breakfast. May magandang balita. Oh, pwede rin. Kasi mainit eh, baka balita na naman siguro. Sarap, magpitsa na lang tayo. Ganito lang siya, ganyan lang. Oo, sa'yo yung barbecue, tapos kay kuya yung limpo. Yan. Ito, na to na? Ano yan yata eh? Sausawan, oo, yan. Wala, yan na, Sarap, sarap. Kain tayo. Kuya? Nalagyan mo na, kuya? Hindi ang ganda pa. Talaga, ang ganda, Bibigyan na lang kita ng balato. Ay, ayaw ko, kuya. Lagyan mo ako. Mahirap yung balato mo. Hindi ko alam kung ano yung balato mo. 930 na. Pwede, paano kayo withdraw? Magkano ibigay sa akin? Sige na, kuya. Pamasko mo. Pasko naman, Alam mo...